sa kasalukuyan, sa pagkakataon pong ito, meron pong itinatayo at ginagawang tinatawag na COVID-19 field hospital na makikita po natin dito sa Luneta, sa harap ng Quirino Grandstand, doon banda sa damuhan na tinatawag na Burnham Green. Noong April 20 ay isinagawa po yung groundbreaking, no, para sa gagawing hospital na to. Ang layunin ng hospital na to ay para dito po ilagay yung mga pasyenteng mild and moderate cases ng COVID-19. Ang Burnham Green sa Rizal Park ay may sukat na 4,402 square meters. Dito sa hospital po na ito ay magkakaroon ng 336 COVID-19 bed facility. At layunin po ng hospital na ito na ma-declog. Ibig sabihin, alam naman po natin na siksika na yung mga pasyente sa loob ng ospital, kung kaya't yung ibang ospital o karamihan sa mga ospital ay naglalagay po ng tent sa labas. Kung napapansin po ninyo yan, kung madaan kayo sa ospital, may mga tent na nasa labas. So para maaboy po itong tent na ito, nagkaroon nga po ng idea si Yorme na gamitin yung field, no? So panawagan po ito ng lungsod ng Maynila sa ating national government na gamitin yung area, no? So binigay naman, at bilang paghahanda, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay bumili naman po ng mga ICU equipments. Habang binibili ang mga equipment na to, ay patuloy at tuloy-tuloy po ang pagsasagawa ng COVID-19 field hospital. Ito yung pang-pitong hospital, no? Meron pong anim na hospital na kasalukuyan ay ginagamit o nakikater doon sa mga COVID-19 patients, and same with doon sa mga moderate and mild cases ng mga pasyente. Yung anim na ospital na binabanggit ko na nandito sa Manila na nagkikater sa mga COVID-19 patients ay ito nga pong God Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Hospital ng Maynila, Hospital ng Tondo, Hospital ng Sampaloc, Justice Abad Santos Medical Center, at Santa Ana Hospital. Sa kasalukuyan, ito pong anim na hospital ay merong 75% rate of occupancy. Ang anim na ospital nito ay merong 392 out of 523 beds para sa COVID-19. Hindi lamang po dito sa Manila ito nangyari, no. Sa Italy, meron pong field hospital. So isang magandang halimbawa ito na sinunod natin kasi nga para madeklag yung mga hospital. Kasi may anim na hospital na talagang puno yung mga pasyente, no. So para maiwasan na rin yung pagtatayo ng mga tent sa labas, so doon na po sila dadalhin. Ang proyekto po na ito ay nagkakahalaga ng 154 million at inaasahan na matatapos po ito sa loob ng 2 buwan. Ang field hospital na ito ay air condition po. Ang ginamit po na materials ay yung mga van, yung mga trailer van na kinonvert into field hospital nga, no. Malaki yung loob, no. So pinagdugtong sila, nilagyan ng pader, nilagyan ng kisame, at may aircon, at yung oxygen ay centralized, no, parang sa mga private hospital para hindi mahirapan yung mga pasyente na mangailangan agad ng mga oxygen kung kinakailangan. Meron din po itong intercom kung saan mas madali na makapag-usap yung mga nurses at saka yung doktor. At meron din pong internet access doon sa loob. Hiwalay po ang wards ng mga pasyenteng lalaki at babae. Ang COVID-19 field hospital na ito ay hiniram lamang po sa Rizal Park Administration and Department of Tourism. So yun nga, no, magkakaroon ng konting problema kasi talagang masisira po yung mga damo sa field na ito. Anyway, mas importante po at dapat bigyang halaga natin sa mga panahong ito yung buhay at yung kaligtasan ng bawat pasyente, lalo na itong mga nakakaranas ng COVID-19. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na pagkatapos ng pandemyang ito na dinaranas natin ay ibabalik naman po ito sa maayos na sitwasyon o sa maayos na kondisyon. Magkakaroon po ng 150 frontliners na mangangalaga sa mga pasyenteng nasa ospital na ito. Nitong linggo lamang po ay naghatid sa atin ng update si Mayor Isko Moreno para sa ongoing construction nitong tinatawag nating COVID-19 field hospital. So panoorin po natin. Ay, kanina po binisita ko po yung ating ongoing construction of Manila COVID-19
field hospital na maaaring makapagbigay ng 336 bed capacity. No? Ito ay para sa mga mild and moderate. Ayan na po. Oh, madami-dami na. Halos sa isang linggo mayigit lang halos 'yan. Oh, more or less about 2 weeks, no? Ayan po. At ito ay natutuwa ako. Ayan, chine-check namin yung mga possible leak kung meron man in the near future, no? At nagpapasalamat ako kay Engineer Andres, Engineer Randy Sada, at Architect Balmoris na talagang tinututukan nila. At sampu ng aming mga kasama. Ayan po, nakita niyo po yung isa na yun. Yun po yung oxygen. Naka-embed ho yung oxygen sa wall. Kaya for safety purposes, talaga pong ang gusto natin, centralized oxygen system. Yung parang sa mga private hospital, naka-centralize yung oxygen. Dahil isa sa mga importanteng kakailanganin ng COVID patient ay yung oxygen. Ayan. At napakalaki po, nagulat po kami sa loob. Excited po ako para sa inyo, mga batang Maynila. At kung sakasakali naman, ay dumating yung oras ng pangangailangan ng ating mga kapitbahay sa Metro Manila. Kayo na mga hindi taga Maynila, ay welcome po kayo sa Maynila. Ay, kami po ay naghahanda para sa aming mga kababayan sa lungsod. Ngunit kung hindi naman namin ito magagamit at kakailanganin ninyo, malugod po namin kayong tatanggapin sa lungsod ng Maynila. Ito'y paghahanda, huwag naman loobin ng Diyos. No? Na kung sakali, sana nga, huwag dumating yung katulad na nangyari sa India. But be that as it may, ito ay paghahanda ng lungsod ng Maynila 5 buwan simula ngayon, o maaari hanggang Disyembre, at kung sakali naman talagang patagalan tong pandemyang ito, ay nakapaghahanda tayo sa darating na 2022. It may be utilized as long as we need it. And if our neighbors in Metro Manila, mayaman, middle class, mahirap, yan, tatanggapin po namin kayo. Sapagkat itong COVID-19 na ito ay hindi po ito quarantine facility. We have 870 bed capacity sa quarantine facility for asymptomatic. 523 COVID bed capacity in our hospital. Pero ito'y mix. Dito po natin ilalagay yung mga mild and moderate so that we can build more COVID-19 bed capacity with regard to para sa mga severe and critical. Ayan po yung plano. Hopefully, may awa naman Diyos, on track ko. Ang goal po natin ay matapos yan ng 60 days. Cross finger. So far naman po, ay wala naman nangyayaring abilya sa kabayanawa tayo ng Diyos. Pero on track po, so far. So, yan po yung mga update na kung saan patuloy natin paghahandaan. Ano't anuman ang mangyari, may masisilungan yung ating mga future clients kung magkakaroon ng surge. Sapagkat misa na tayo nagulantang muli, no? Noong Marso. Ayoko pong aabuti natin na nagkakatarantahan ng lahat. Hindi po ganun kadali ang maggawa ng mga bagay na yan. Kaya, maswerte lang tayo. May nagawa tayo last year na siya ang pinakikinabangan niya. Ngayon, ginagawa natin para sa mga darating na buwan. So, ayan po ang update sa Manila COVID-19 Field Hospital na ginagawa sa Burnham Green sa tapat ng Luneta Grandstand. At maraming salamat sa Miralco. Nakita niyo yung kanina? Talagang masipag. Ang bilis na ginawa ng Miralco. Naglagay pa yan ng transformer, mga poste ng ilaw. Ngayon, i-embed na natin sa lupa. Ayan. Kaya, dire-diretso po. At tulong-tulong ang maraming tao. Tulong-tulong. So, anyway, mag-iingat kayo. Palarinawa tayo matapos natin at hindi natin magamit. Mas gugustuhin kung hindi natin magamit. But, then again, you will never know. Buti nang handa. Meron bang tanong? Kung meron po kayong comment, suggestion, concern about this vlog or about this video or about dito sa topic natin, huwag po kayong mahiya na i-type po dito sa ating comment box
At babasahin po natin yon. At kung magagawa natin ay maaari po natin itong iparating sa ating minamahal na Yorme. Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood at sana po ay makita kita ulit tayo sa mga susunod na vlogs and video na aking i-upload po dito sa aking YouTube channel. Bye bye guys, thank you, I love you, and see you on my next vlog. Bye bye.